Hello everyone! Magandang gabi pa sa ating lahat. Narito na naman si Blaine para sa ating ika-164th day na ating sharing ng devotion video. And today is Tuesday. Ayan. Thanks God po dahil tayo na naman ay oras na ng pahinga. Ayan. Medyo maaga-aga tayong nakapagpahinga ngayon. Dahil nire-repair yata yung stove namin dito sa bahay. Kaya puro ano muna kami, puro order muna ng pagkain ng aking mga amo para sa amin. So, bago po tayo magpasimula ng ating devotion, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon para sa napagtagumpayan natin ng buong araw na ito. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon. Unang higit Panginoon ay nagpapasalamat Panginoon at pinupuri kayo sa aming buhay, hininga at kalakasan na nakamit namin ngayong buong araw, Panginoon. Salamat din po sa blessings. Tumanay lingid at dilingid, Panginoon. At salamat, Panginoon, na may mga ginagamit kayong tao, Panginoon. Mga pangyayari, Panginoon, upang kami ay matuto ng lesson, Panginoon, sa buhay at maging matatag ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tunay nga na kami ang magsasabi na dakila ka, Panginoon, aming Ama, na siyang lumikha sa amin, Panginoon. And kaya kami nalikha, Panginoon, upang papurihan, nakilain at pasalamatan ka sa inyong wonderful na ginawa para sa amin, Panginoon. Kaya ngayon po, Panginoon, nadako na naman kami sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita sa aming devotion na ito, Panginoon. And we pray, Lord God, na kayo po ang siyang hihipo sa puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas lalong lumalim ang pagkakilala at pag-ibig at pagtitiwala sa inyo ng bawat tao, Panginoon. Tunay na kayo lang ang may kakayahang magpabago, Panginoon, hindi ang mga salita namin o hindi ang mga kilos namin, Panginoon. Ngunit kapag kayo at ang inyong banal na espiritu, Panginoon, ang humipo sa puso ni naman, Panginoon, walang matigas na puso, Panginoon, na hindi nyo kayang palambutin at pagbaguhin, Panginoon. Ngayon din po, abang buhay kaming nagpapasalamat sa inyong anak na aming Panginoong Yesus, Panginoon, sa kanyang tinapos na gawa sa krus na pagtubos sa aming kasalanan, Panginoon. At yan ang aming habang buhay na idedeklara sa aming buhay at ipapahayag, Panginoon, sapagkat tunay na kahit hindi kami karapat dapat, Panginoon, ay pinili at minahal nyo pa rin kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Kaya marapat ng Panginoon na ialay namin ang aming buong buhay, buong katawan, Panginoon, at buong pag-iisip at lakas sa inyo, Panginoon, because you deserve all that we are, Panginoon. Gayun din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, sa siyang paglukob sa amin, Panginoon, at lagi namin nakakasama, nagkoconvict sa amin, Panginoon, kung ano ang mga dapat gawin, Panginoon, at kung ang nagagawa namin ay hindi ayon sa inyong kalooban, Panginoon, ay kailangang baguhin namin ito at matuto kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-intercede ng Holy Spirit, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ang magawa namin ay inyong kalooban at mapasaya namin kayo, Panginoon. Dalangin po namin na huwag ang aming karunungan, huwag ang aming glory, Panginoon, ang makita ng tao, Panginoon, kundi ang inyong glory lamang po, Panginoon, sapagkat hindi kami makakatayo, hindi namin makakaya, Panginoon, o wala kaming lakas ng loob na ipahayag ito sa kapwa namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong kalooban, Panginoon, at sa inyong kapangyarihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon, at langisan ang aming mga labi upang ang aming masasabi, Panginoon, ay mga salita at mabuting balita na nagmumula sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 20:38. Sabi dito, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y nabubuhay ang lahat. Message, isang napakatibay na katotohanan ang sinabi ni Jesus dito na ang Diyos daw ay Diyos ng mga buhay dahil sa Kanya ay nabubuhay ang lahat. Application, kung hindi mo pakilala ang Diyos at hindi malalim ang relasyon mo sa Kanya, ay baka sabihin mong hindi totoo ito. Subalit, para sa mga kagaya ko na makakapagpatotoo na tunay na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, ilalaban ko talaga ito.
dahil kahit ang mga taong halos patay na sa tindi ng mga problema at pagsubok sa buhay, kapag tumawag sa panalangin sa Diyos ay sinasaklolohan niya at muling nabubuhay dahil nagkakaroon ng pag-asa para patuloy na mabuhay at malampasan ang kinakaharap. Dahil ang Diyos ay may gagamiting mga buhay na tao, hayop o maging ang mga nilikha niya para sa mga tumanggap, kumilala at naglilingkod sa Kanya at kay Jesus. Minsan, kailangan nating lumuha para lumiwanag at mabuksan ang ating mata at isip na nariyan lang ang Diyos at tunay sa Kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Lalo na, mas marami pa tayong mapanghahawakan ng mga pangako ng Diyos kung binabasa natin ang magandang balita na Biblia at pinagbubulay-bulayan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga, di ba? Lahat ng living things ay na naririto sa mundo, di ba? Ay nilikha ng ating Panginoong Diyos with all the purpose. Ayan, may purpose ang bawat bagay kung bakit nalilikha, di ba? Ayan, kung halimbawa nilikha ang pagkain para kainin, di ba? Nilikha ang tao para maglingkod sa ating Panginoon, maglingkod sa kapwa, at sa mag-manage ng mga ipinagkaloob ng ating Panginoon, di ba? So, ang hayop, ayan na, nilikha para mag-reproduce din, and syempre, may sa ngayon ay nagiging pagkain na rin ang mga hayop ng mga tao, di ba? So, yun na. Isa sa katibayan dito na masasabi natin na lahat ng mga may buhay, di ba, ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ayan, kahit sabihin mong halaman, may buhay yan. Kahit sabihin mong bato, may buhay pa rin yan. Mga dagat, mga isda, di ba, basta lahat ng mga living things ay nilikha ng ating Panginoon, di ba. At lalong higit tayo bilang mga tao ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kapag atin ngang mai-imagine na talagang yung pagkakalikha sa atin na ni God is unique, di ba? Walang katulad. Kumbaga kahit gayahin ng mga tao na lumikha ng mga artificial na mga tao like mga robots, mga clone, di ba? Pero hindi nila magagawa yung kagaya ng create ng ating Panginoong Diyos na tayo bilang tao, di ba? Talagang iba yung mga content natin. Talagang makikita mo na pinag-isipan kung bakit nagawa ang tao, di ba? So, yun na nga. Kung halimbawa, nabasa nyo sa Bible yung tungkol kay Lazarus, di ba? Si Lazarus from the dead is muling binuhay ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, yung may mga sakit, di ba? Mga ketong, mga kung ano mga sakit, mga bulag, mga lumpo, di ba? Ang pagpapagaling kasi ng ating Panginoong Jesus dahil siya nga ang representation ng the divine ng ating Diyos Ama, di ba? Our Father God. Is siya yung magpapakita sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na mga buhay, di ba? Yung halimbawa, syempre yung mga tao so sobrang mga problema, di ba? Sakit na nararanasan ng mga tao, pa iniisip na wala na, dead end ko na to, kumbaga ano na, patay na ako nito, di ba? Pero the moment na kinilala mo at tinanggap ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, nagkakaroon ka ng panibagong pag-asa, di ba? Kung sabi nga, the joy of the Lord is our strength, di ba? Kapag ka, ikaw ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesus, magkakaroon ka ng hindi mo maipaliwanag na pakiramdam na, ay, this moment, sobrang lugmok na lugmok ako, lungkot na lungkot ako. Pero the moment na naisip mo, I stand firm to the promise of God na He will never leave me nor forsake me, and the Lord is always there for me to carry me in times na may mga problem, di ba, may mga persecution, may mga trials sa buhay, di ba? Doon mo mapapatunayan na, di ba, kagaya nga sa footprints in the sun na lagi kong sinasabi sa atin na iniisip mo, di ba, people, sasabihin ng tao na, ay Lord, iniwan mo na ako, ako na lang mag-isa po, di ba? Pero hindi mo alam na sa mga bawat pinagdadaanan mo is binuhat ka na ng ating Panginoong Diyos, di ba? Kaya nga sinabi na sa Bible ng ating Panginoon na, come to me all of you who are weary and heavy laden and I will give you rest, di ba? So, sa pagkakasabi ng ating Panginoon na yan, na yun, di ba, kung pagod ka na sa mga pinagdadaanan mo, di ba, sabi nga,
inilagay ko nga dito na minsan kailangan nating lumuha, 'di ba? Kasi sabi nila ang crying will cleanse your eyes, 'di ba? Yung iba sinasabi pagka umiyak ka, magkakamuta ka, 'di ba? Pero hindi natin alam na ang pagluha natin, ano ba, sa prayer mo kay God, talagang dumadating ka na sa moment na yung pag sobrang bigat na talaga, Lord, sobrang bigat na parang hindi ko na talaga kaya to. Sa iyo na lang ako kumakapit, sa iyo na lang ako sumasandig sa mga problema ko na to na pinagdadaanan. Kasi kung mananangan ako sa sarili kong gagawin or sarili kong kakayan, sarili kong karunungan, hindi ko talaga to makakaya. Kumbaga, ano na ako, walang-wala na talaga ako. Kaya ang gagawin mo, 'di ba? Sabi nga, come to God, 'di ba? Lumapit tayo kay God kasi nga siya lang talaga yung mapanghahawakan natin na o sabi, 'di ba? Kung yun nangyari nga sa ano, 'di ba? Sa sea nung panahon ni Moises, 'di ba? Tutuusin, ano na sila na dead end kasi wala na silang madadaanan. Kailangan nilang makatawid dun sa dagat. Eh di syempre pag tumawid sila sa dagat, malulunod sila dahil sa dami ba naman nila, parang million Israelites yun na kasama ni Moises sa pagtawid sa ano, sa dagat na yun, 'di ba? Dagat na pula. Tapos ano pa, hinahunt pa sila ng mga Egyptian, 'di ba? Pero ang ginawa ni God, sabi nga, God will make a way when there seems to be no way. Ang ginawa ng ating Panginoon Diyos na inutusan si Moises na i-anong kanyang tungkod doon sa tubig, and then nag-separate ang dagat, 'di ba? Nagkaroon ng solid na daan na pwedeng daanan ng mga Israelites, at nang matapos na silang tumawid ay nagbalik na yung tubig, and then nanunod yung mga Egyptian na gustong humuli sa kanila, 'di ba? So diyan mo talaga mapapatunayan na 'di ba, yung sabi ko nga ilalaban ko talaga eh, mapapatunayan mo na God, wala na, dead end ko na talaga to, wala na talaga akong pag-asa. Abi, kahit dumuha na yata ako ng ano, ng dugo, wala na talaga akong magagawa, Lord. Pero sabi nga, the moment na yung in our weakness, God is our strength. God will give us strength and renew our spirit, diba? Kapag na-renew na ni God yung spirit mo, masasabi mo, ay, o nga pala, no, hindi pala ako dapat mawalan pag-asa. Hindi pala ako dapat malungkot kasi sabi ni Lord, lahat ng laban ko, siya yung kasama ko, diba? So, yun yung magiging pangpabuhay sa'yo, diba? Yung magiging alive ka naman muli na, ah, life must go on, diba? As long as I'm breathing, as long as I'm still alive, as long as tumitibok pa yung puso ko, laban lang sa hamon ng buhay, diba? Dahil syempre, kapag moment na natin para lisanin ang mundong ito, is mapayapa natin isosurrender ang ating buhay at espiritu sa ating Panginoon, diba? At syempre, ang pinaka-inaabangan natin is pag sinabi ni God na, well done, good and faithful servant. Ayan. At aayain na niya tayo sa kanyang kaharian na doon ay malalasap na natin ang lahat ng mga bagay na walang kakulangan, kundi lahat ay sapat at sobra-sobra pa sa ating mga kagustuhan or ating mga hinahangad. So, nawa po yung may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. And let us all close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa inyong mayamang mga salita Panginoon. Tunay nga Panginoon na kayo ang Diyos na mga buhay Panginoon, at lahat ng nabubuhay Panginoon ay para sa inyo Panginoon. At kahit ito man ay patay na pananampalataya, ito man ay patay na pag-asa Panginoon, ngunit dahil sa inyo Panginoon, lahat ng bagay ay nabubuhay at mabubuhay Panginoon, because nothing is impossible to you, Panginoon. Kayang-kaya niyong gumawa ng mga miracles sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa inyo, Panginoon, kapag napunta na kami, Panginoon, sa inyong kaharian ay wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Kaya Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga dumadanas, ng mga pinansyal na mga problema Panginoon, mga utang, mga trabaho Panginoon, o negosyo Panginoon, mga nais na ipatayong mga churches, mga bahay, sambahan Panginoon, nais na makabili ng mga sasakyan o mga gagamitin Panginoon para sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo Panginoon dito sa buong mundo Panginoon. Ito man ay makapag-travel Panginoon, ito man ay makapag-feeding Panginoon ng maraming mga nagugutom Panginoon. E alam namin Panginoon na kayo ang tunay na kumikilos at nagpo-provide Panginoon. Hindi namin alam kung sino ang mga tao, mga bagay o pangyayari na gagamitin ninyo Panginoon, pero naniniwala at nagtitiwala kami Panginoon that you are able, you are amazing, you are Abba Father, and you are the God
that is all-knowing to everything, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na physical, emotional, Panginoon, o spiritual, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you are our healer, Panginoon, as nothing is impossible to you, Lord God. Kung kinakailangan gumaling, Panginoon, ay pagagalingin ninyo agad-agad, o kahit tumagal man, Panginoon, ngunit ibibigay niyo pa rin ang kagalingan, Panginoon. At kung ang magiging kagalingan man nila, Panginoon, ay ang magpahinga na sa inyong kaharian at makasama kayo, Panginoon, ay nawa ay matanggap ng mga mahal nila sa buhay na maiiwan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, ay dinadalangin din po namin ang aming socially na pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, na nawa lahat ng mga taong makikilala at makakausap namin, Panginoon, ay mapagpala sa aming buhay, Panginoon, at makikita nila ang kaibahan, Panginoon, na nasa amin at nakikita nila sa amin, Panginoon, na nagdiningning ang mga katangian ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. Kaya din, Lord God, we pray para sa lahat ng mga missionary, mga pastors, mga priest, mga evangelist, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na gaya ng inyong lingkod na ginagamit para sa pagpapahayag ng inyong mga mabuting balita, Panginoon, at ang mission, Panginoon, ay go therefore and make disciple of all nation, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo ang magpo-provide ng lahat mga pangailangan, mga punta sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, at mga pagkain, pagpapaaral, Panginoon, sa bawat pamilya nila, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang nagpo-provide, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na buhay at kailanman ay laging nariyan at kumikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas na pinuno sa presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang mamamayan, ang pamilya, Panginoon, na naway laging maging buklod, Panginoon, at mag-disciple ng bawat isa, Panginoon. Turuan, palakasin ang bawat isa, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng kaunlaran ang bawat bansa, lalong higit ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa mga bansa na huwag nang magkaroon ng pag-aaway-aaway, Panginoon, ng China, Panginoon, at iba pang parte ng mundo, Panginoon, lalong higit ang inyong piniling bansa, Panginoon, ang Israel, Panginoon. We pray, Lord God, for the salvation of much more many people, Panginoon, sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na mas mangingibabaw, Panginoon, ang inyong pagkilos sa buhay at puso ng bawat isa, Panginoon, nang sa gayon ay tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Alam po namin na hindi titigil ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang maabot ang lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, kahit yan pa isa kalawakan, Panginoon, basta mayroong tao na kailangang tumanggap, Panginoon, at makakilala sa inyo, Panginoon, ay hindi kayo titigil na makagawa ng paraan, Panginoon, para masave ang bawat tao, Panginoon. Tunay, Panginoon, na wala na kaming hihilingin pa, Panginoon, sa inyo, sapagkat kayo ang may-ari ng lahat, Panginoon. Ngunit pinili ninyo, Panginoon, na magpakababa sa pamamagitan ng pagparito ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, upang maranasan niya kung paano mamuhay bilang mga ordinaryong tao, Panginoon. Kung ano mga nararanasan namin, Panginoon, kaya siya ang nagsasabi sa inyo, Panginoon, ng tungkol sa aming mga pinagdadaanan o pagdadaanan pa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito pagkat kasama ka namin at kailanman ay hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad, Panginoon. We honor you, we glorify your holy name, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan at maitaas sa aming buhay. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!